So, sorry, I had friends that I have not seen for the longest time. Okay, maswerte ata kayo kasi magbibigay ako ngayon ng libro. Sana bumalik naman kayo. Sana bumalik naman kayo every time. Ah, sige. Pakibigay po yung gustong bumalik dito. Yes, yes, ito oh. Please, yeah. Ito oh. Ay, isa ko. May isa. May isa. Okay. Very special. Hindi, meron na yata sila lahat. Ay, wala siya. Ah, okay. Thank you. Very special tong next Sunday. Every second Sunday of Lent is the transfiguration of the Lord. Pero nagkataon ngayon, August 6, umabot sa linggo. But every year, every August 6, is the feast of the transfiguration of the Lord. Mamaya siguro pag-usapan natin bakit ini-insist ng inang simbahan itong event sa buhay ng Panginoon. Let's say a little prayer in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, open our hearts, open our minds, so that we may come to know and listen to the Word that is Jesus, the Son of the Father, sent to us, empowered by you from the moment of conception. Grant us that by His Word in the Scriptures that we open for this coming Sunday, we may learn the Father's will for each one of us. For this, we glorify the Father. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Nandiyan naman po yung ating text. Yun lang, with this book, you can flip for the time that when we make the hibla. So we have to start all the time with the gospel. Kasi parang tapos na ang boxing pag nakita mo yung gospel. Pero magandang tingnan, ano bang pinagkaugatan nito since the time that the Lord spoke to us, especially through His children of Israel, starting with Abraham and here specifically with Moses. Ito pala Prophet Daniel. Can we read chit the gospel here? Could you proclaim it? With the background, Father, just the a reading from the Gospel of Matthew. After 6 days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Then Peter said to Jesus, Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make 3 tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, behold,
A bright cloud cast a shadow over them. Then from the cloud came a voice that said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him." When the disciples heard this, they fell prostrate and were very much afraid. But Jesus came and touched them, saying, "Rise and do not be afraid." And when the disciples raised their eyes, they saw no one else but Jesus alone. As they were coming down from the mountain, Jesus charged them, "Do not tell the vision to anyone until the Son of Man has been raised from the dead." The Gospel of the Lord. So ang method po natin, nandiyan naman ang text, magtatanong ako para natin manamnam, lalo natin malasap ang ating narinig. Tayo naman ngayon ang magsasalita. Tayo po ang gagamit ng salita ng Diyos para mapalalim sa atin ang ibig sabihin nito. So after every question, which I will do verse by verse, there are 9 verses, you just answer with the verse by reading it. Para pong elementary ito, pero yun ang po ang isang method that we have found very effective. On verse 1, sino ang kasama ni Jesucristo sa isang bundok? After? No. Please read. After 6 days, yon, meron siyang kasama, hindi lang siya mag-isa. In verse 2, ano po ang nangyari sa kanya on that mountain in front of Peter, James, and his brother John? Wow, ibang-iba, no? And now on verse 3, ano ang kanilang nakilala, nakausap ni Jesucristo? And behold, now on verse 4, what did Peter say to Jesus in his excitement? Galing, ano? Nakilala nila si Moses at saka si Elijah. Hindi naman nakalagay doon, Moses, Elijah. Pero nakita nila, ano kaya ang kanilang nakita? At kanilang na-identify si Moses and Elijah. Abangan. So verse 5, habang daw sila'y nagsasalita, ano naman ang nangyari? While yan, ang tawag po dyan, audiovisual, di ba? May visual, cloud, may audio. So, magkaroon tayo ng AVP. Okay, dahil doon sa ganong boses with that bright cloud that shadowed over them, ano ang naramdaman ng mga disipulo? Bakit kaya sila natakot? Pag-usapan natin mamaya. Abangan. Now, what did Jesus do and tell them? Verse 7. But? And so, in verse 8, what did the disciples see? All of a sudden, sila na lang. And so, ano pinagbilin sa kanila ni Jesus as they were going down the mountain? As they were coming,
Okay. So, sabi natin, may mga bagay na sabi ko, secret. Okay. So, mahalaga po na itong Moses and Elijah, sila po representative ng unang limang libro si Moses. We call it Pentateuch. Ano yung Pentateuch? Genesis, Exodus, Numbers, Leviticus, and Deuteronomy. The first five books of the Bible, they say, is authored by Moses. But the last books of the Bible, there are several prophets. Ang tawag doon, the Nebi'im, the prophets. Okay? And so, the representative of the prophet is Elijah. So, representative ng first books and the last books. Ano ibig sabihin? Yung buong lumang tipan, kausap ni Jesus. Yung lahat na nasulat, naging events sa buhay ng Israel, kinakausap nila si Jesus na ito daw ay patungkol sa Kanya. Okay? At dahil doon, nung nakita niya, narinig niya, nalaman niya, ito'y tungkol sa Kanya. Nag-aliwalas, nagliwanag. Kasi parang ang tawag dati sa iglesia, an aha moment. Ah, kaya pala ako nabuhay. Ah, ito pala ang purpose, ang dahilan. Bakit ako buhay? Aha. And that, I'm sure, is the experience not only of Jesus, but each one of us. When that moment of enlightenment, no, pagpapaliwanag. Siyempre, pag daliwanagan ka, dililiwanag. Hindi lang isip, magigang iyong katawan. And so, tingnan niyo po, ano? His face shone like the sun. His clothes became white as light. Pangalawa, clouds on the mountain. Ito, high mountain eh. Okay? Cloud. Eh well, normally, pag merong mataas na bundok, nagkakaroon ng clouds, di ba? Pero ito, ba't ba kung kailan dumating yung cloud, dumaan ang mga alapaap, at tuloy, nagdilim. Siyempre, sa taas ka ng bundok, bigla na lang dumaba ang clouds. Alam nyo, nangyari ito. So, ating nabasa kanina sa Exodus. Before that, God spoke to Moses on a mountain with the clouds and thunder and lightning. Nakita ng mga tao yan sa taas na yun. Parang naglalabag, naman? Parang may usok apoy. Sabi na, naku, ano nangyari kay Moses doon sa taas? Tinamaan na ba ng kidlat? And so, just imagine ano nangyari. If in the time of Moses on a mountain, there were peals of thunder like a storm, kita nyo dito, a voice like peal of thunder, "This is my beloved son with whom I am well pleased. Listen to him." Alam nyo? Ba't sila dumapa? Kasi sinabi kay Moises doon, pag nakita mo mukha ko, mamamatay ka. Tama, di ba? Kaya nga nagtatago siya eh. Ang pinakamalapit na nakita ng isang tao sa Diyos ay yung batok ng Diyos, according to Moses. Sabi niya, kublihan mo ang iyong mata sapagkat pag nakita mo ako, mamatay ka. So, kublihan mo, sasabihin ko sa iyo, tumingin ka. Nung sinabi sa kanya, may veil, tumingin ka, pagtingin niya, likod. Batok na lang. Pero yun ang pinakamalapit
na pagtingin nila sa Diyos. Ito, nakita nila the Son of God. Takot sabi nila, mamamatay kami. Ayon, natakot sila. And so, matapos yon, buhay pa pala sila. Kinanti sila ni Jesus. Sabi niya, oy, gising na. Ha? Baba na tayo. Tapang-tapang mo, Peter. Let's make 3 tents here. Tapos takot ka naman pala. Okay. Baba sila. Pero sabi niya, wag na wag kayong magsasalita tungkol dito until the Son of Man has been raised from the dead. Okay. So maganda ba story natin this coming Sunday? May pagkamalaking drama ang ating gagawin. Storya dyan. So, nakuha niyo ba ang daloy? No? Merong parang na nagunita, nakita. Hindi ito panaginip pa. Sila'y nakakita ng vision. Ngayon, isa pa pala. Kung makita mo si Moises at si Elijah, patay na yan eh. Tapos nakita mong bigla kasama si Jesus, nasan ka? Kung nasan sila? Ah, nasa langit ka pala. Nakita mo ang langit. Diba? At ano nakita mo sa taong kasama mo, kasama-sama mo si Jesus, mga kaibigan nila, kung paano siya ang kanyang tunay na mukha bilang anak ng Diyos. Sino ba talaga siya sa langit? Okay? Okay. So, punta tayo sa first reading. Gila. First reading. From the book of Daniel, the prophet. Come here, Gila. Page 2. Daniel chapter 7, verse 9 to 10, 13 to 14. As Daniel watched, thrones were set up, and the ancient one took his throne. His clothing was snow bright, and the hair on his head as white as wool. His throne was flames of fire with wheels of burning fire. A surging stream of fire flowed out from where he sat. Thousands upon thousands were ministering to him, and myriads upon myriads attended him. The court was convened, and the books were opened. As the visions during the night continued, I saw one like a son of man coming on the clouds of heaven. When he reached the ancient one and was presented before him, the one like a son of man received dominion, glory, and kingship. All peoples, nations, and languages serve him. His dominion is an everlasting dominion that shall not be taken away. His kingship shall not be destroyed. The word of the Lord. Salamat. So, balik tayo sa paghihimay, ang tawag doon. So, balikan po natin ang chapter 7, 9 to 10, pagkatapos 13 to 14. Apat lang po yan. Made up of two parts. May pagkamahaba ang bawat versikulo. So, ano ang nakita ni Daniel? Please read as Daniel. Now on verse 10, ano pang nakita ni Daniel about the circumstances of that throne where the ancient one was sitting? Okay.
nag-skip ng two verses. Siguro na andon, basahin niyo mamayang gabi, ang tungkol sa books. Okay? Punta tayo sa verse 13. Ano pa ang nakita ni Daniel in the visions of the night? As the visions. O ano nangyari? Verse 14. Yun. Dalawa po ang senaryo, di ba? Sa una, the ancient one. Kaya siguro, pag kanilang dinodrawing ang Diyos Ama, puting-puti ang buhok at mahaba ang balbas. Kasi tinawag na ancient one eh. Tawag ba sa akin ancient? O tawag sa akin antique? Actually, the ancient is not age. The ancient means the beginning, nagpasimuno. Ang namuno, nagpasimuno, ang nagpasimula. Di ba? So it's ancient, di ba? Kasi simulat sa puli. Siya yung nagpasimula. Siya yung nagpasimuno. And therefore, nakita natin ang description of his glory. On a throne, and then meron siyang flashes of flames of fire. Okay? Tapos, myriads and myriads, siguro angels, persons were around him, ministering to him. Diba? Okay? Yun ang first scenario. May second. Ano yung second? Tingnan nyo. 13 and 14. Merong iniakyat sa kanya. The next dream, sa same night na yon, as the visions continued during the night, ano man nakita niya? Son of man. Very technical term po ito kay Daniel. Kasi ang son of man is almost similar to the son of God. Kasi si Adam is the first man, if you want to put it. The son of man. If you look at Luke, Adam, the son of God. So the son of man is anak ng Diyos. Hindi ng tao eh. Pero ano ganangyari sa kanya? No? I saw the son of man coming on the clouds. So ibig sabihin, umaakyat. Papunta sa throne ng Ancient One. Because when he reached the Ancient One, he was presented. At pinresent siya, anong ginawa ng Ancient One? Binigay sa kanya lahat ng kapangyarihan, kaluwalhatian, diba? Lahat ng isang kaharian at hindi lang konti, peoples, all, nations, all, languages serve him. E di ba yung mga myriads and myriads were serving the Ancient One eh? Ito, were serving him, all peoples, all nations, all languages serving him. At sinabi dito, ang kanyang dominion, sakop ang tawag dyan. Ang kanyang sinasakop is an everlasting sakop. Hindi ito mawawala sa kanya. His kingship shall not be destroyed. So, di ba, yung senaryo dito kay Daniel is, nakita niya ang nagpasimuno, ang Diyos Ama. At nakita niya ang kanyang anak. Kung kanino ipinamahagi ang lahat-lahat
At tuloy, mga tao, lahat ng bayan, lahat ng tao, lahat ng wika ay magpapatirapa, will prostrate before Him. Ano ngayon ang pareho? Anong magkahalintulad? So look at the Gospel, page 4. Tignan nyo, ha? Look at the description of what happened on that mountain, high mountain. And then look at the first reading. This time, it's a vision, panaginip, ni Daniel, the prophet. Ano magkapareho? Meron ba magkaparehong bagay dyan? Yes, sister. Tanggalin niyo ano niyo. Okay, the Son of Man. At parang parehong-pareho ng kung yung Son of Man sa first reading on verse 13 ng Daniel 7, saan ka pareho po sa Gospel? Verse, ano po? Verse 5. Hindi eh. Baka verse 2. That he was transfigured. His face shone like the sun. His clothes becoming light as light. Teka muna, sino kamukha niyan? So sa first reading, sino mas kamukha niyan? Di ba parang the ancient one? His clothing was snow bright, the hair on his head as white as wool. Di ba? At least, yung clothing, bright. Dito, pinag-usapan din yung damit. Di ba? His clothes became white as light. Dito, yung kanyang hair of the ancient one. Wool, like wool of a sheep, white as wool. Okay? Ano pa magkahalintulad? Ano pa magkapareho? Ano? Yung clouds. May clouds. Tama. Meron munang clouds. Nasaan yung clouds sa first reading? Identify natin. Verse 13. Pero tungkol itong cloud, tungkol na sa iniakyat, di ba? Coming up on the clouds. The Son of Man. Sa ano? Sa Gospel. Ano yung clouds? A bright cloud cast a shadow over them and from that cloud, di ba? So, tungkol sa cloud, meron din dumating na cloud. Dito, iniakyat siya ng clouds. Dito naman, dumating ang clouds, which is a sign of God's presence. Okay. Ano pa? Basahin yung maigi. Sa verse 9. Sino nakakita? Ha? Verse 9. Chapter 7. Daniel. Sino nakakita? Hindi. Sino nakakita? Si Daniel, di ba? As Daniel watched, saan yan sa Gospel? O, ano yan? O, di ba? Sila ang nakakita. Then Peter said to Jesus, Lord, it's good to be here. Sila ang nakakita. If Daniel watched from a dream, these are three people, Peter, James, and John, that saw the vision. Hindi sila nananaginip, ha? Sila nakakita ng pangitain. Ano pa? Anything else? A voice came.
Yan, inintroduce siya. Siya ang aking anak. Saan yung son? Dito sa first reading. Verse ano, sister? Verse 13. I saw one like a son of man. The one like a son of man, verse 14. Okay? So, ngayon, ano pa ang magkahalintulad dyan? Ano ang binigay ni Ancient One sa Son of Man? Dominion, glory, and kinship. Because of this, all peoples. Binigay niya lahat, ano? Sa Gospel, saan yung makikita yan? Inferred. Parang it is inferred in the Gospel. Ayun. Dito ko ibibigay lahat. Diba? Kung yung Son of Man doon gets all the dominion, sa Gospel, sabi niya, sa kanya ko. Siya yung aking anak. And so, ano gagawin? Tuwan-tuwa ako sa kanya? Listen to him. Ano ibig sabihin ng listen? Makinig. Bakit dapat makinig? Kasi may sasabihin, eh ano ngayon, pag may sinabi, nakinig ka? Okay, tapos, makinig kayo sa kanya. O bakit kayo makikinig? May sasabihin, sino mas nagsasabi? Si Jesus, hindi yung Ama. O, ano sasabihin ni Jesus? Bakit tayo dapat makinig? Bakit? Para sumunod. Listen, audire, in Italian and Latin, to hear, audire, odio, obedire, ab audire, to listen because you need to follow, obey. Ibig sabihin, follow him. You obey. Gusto nyong magkaroon ng gantong parehong estado? Pakinggan nyo. At sundan nyo. Okay? So, yun ang pangitain. So, parang yung pangnaginip ni Daniel sa unang pagbasa ay pangyayari sa Ebanghelyo. Kung dun ay isang panaginip lang, dito, totoo. Kasi nakita nila eh. Hindi sila na naginip eh. Napaprostate na sila eh. Totoo. At sinabi ng Ama, siya nga talaga. Itong inyong kasakasama, kaibigan, anak ko yan. Hindi yan basta-basta lang. Anak ko yan. Pakinggan nyo, kasi dapat nyong sundan. May problema tayo. Sabi ni Peter, dito na lang tayo. Ano ginawa ni Jesus? Baba tayo. Bakit? Ah, di ba? So, sabi niya, baba tayo. Masarap dito. Hindi. Baba tayo. Bakit? Pagbaba nila, di sumunod sila, di ba? Sumunod kaya sila? Kasi Jesus, umakyat ulit ng isang bundok. Wala sila doon. Ang tawag doon? Mount Calvary. Yung bundok na to, na nakita nila ang glory, eh dapat dumaan sa bundok ng Kalbaryo. Susunod ba kayo? Doon sila takot. Lalo na. Pero doon sa bundok na yon, sa Kalbaryo, same place, garden tomb, doon siya raised. Don't tell this until the Son of Man is raised from the dead. Ano mas maganda? Yung
yung vision, pangitain, na he was transfigured pero bumalik rin sa sariling anyo, o yung siya ay risen na? Di ba? Yun ang mas magandang liwanag. Diba? And yet, sabi ng Ama, kailangan kayong sumunod sa kanyang pagdurusa. Well, natin pag-usapan yan. Diba? So nakita nyo. So magkadugtong pala itong dalawang to. Yung sa kay Daniel, isang panaginip. Ngayon, nagunita. At may nagsabi. Yung the ancient one doon, ito ngayon ang voice. Indicating that the Son of Man na parang sa first reading, di pa na masyadong kilala, dito, this is my Son with whom I'm well pleased. Bakit siya well pleased? Kasi gagawin niya kalooban ko eh. Susundin niya ang kagustuhan ko. Pakinggan niyo. Bakit? Dapat niyong sundin din. To enter into glory. Ngayon, kasi ito'y special feast, parang solemnity ito, may second reading. Basahin natin, ako babasahin ko yung second reading. Ito na ngayon, letter of St. Peter. Ha, si Pedro na ngayon. Sabi ni Peter, Beloved, we did not follow cleverly devised myths when we made known to you the power and the coming of our Lord Jesus Christ, but we have been eyewitnesses of His Majesty. So, sabi niya, nakita namin siya transfigured. For He received honor and glory from God the Father when that unique declaration came to Him from that majestic glory, This is my Son, my beloved, with whom I am well pleased. So, ikinwento ni Peter ang kanyang naranasan, di ba? Pareho lang yun eh. Ngayon, sabi niya, We ourselves heard His voice come from heaven while we were with Him on that holy mountain. Where, moreover, we possess the prophetic message that is altogether reliable. You will do well to be attentive to it. O listen. Maniwala kayo. And put your attention as to a lamp shining in a dark place until day dawns and the morning stars, the star, rises in your hearts. Ano ba tawag sa atin sa Hail Holy Queen in this valley of tears? Diba? Bakit pinakita kay Peter, James, and John sa transfiguration ni Jesus? Kasi dadaan pa sila sa kapighatian ng cross. Kung wala kang ganyang vision, tatakas ka at tumakas sila. Imagine, nagkaroon ng vision, hindi lang sila sumunod. Bakit? Kayo ba? Hindi ba kayo tumatakas? Tayo ba? O, tumatakas din tayo eh. Pag mahirap na eh. Di ba? Yun. Di ba? Last point po natin. Tayo po ba'y matatransfigure? Ha? Tayo? Tayo ba'y matatransfigure? Ako po, disfigured. Okay na. May pagka-disfigure ako. Will we be transfigured? Hindi. Kasi si Jesus, ang nakikita nila, tao siya. Pero actually, nakita nila ngayon, anak siya ng Diyos. Diyos siya. Yung transfiguration, yung hindi nila nakikita, pinakita sa kanila. Tayo, ano kailangan natin gawin? Kailangan natin matransform. Iba ang transformation sa transfiguration. Kasi madalas, hindi tayo anak ng Diyos.
Ang tawag sa atin, ano po? Anak ng wedding. Diba? Ay, mga anak ng wedding na to. Diba? So we need to follow this figure na totoo. Hindi pala siya tao lang eh. Siya anak ng Diyos eh. Because of that transfiguration, if we listen, if we follow, kasi sabi ni Peter, reliable, witnesses kami dyan, eh tapos na to eh, tapos na unboxing dito eh. And so, the challenge is to be transformed. Magbago tayo ng puso't damdamin. Hindi tayo magiging Diyos eh. Tayo tao eh. Pero pwede tayo maging tunay niyang mga anak. Truly children of God. And how? Listen to Him. Sundan niyo ang sinasabi niya. So, tingnan po natin ang responsorial psalm. Ano sabi sa response? Ay, tinanggal dito. Bakit? Kalimutan nilang ilagay. Di ko na ito bibilhin. Wala ni responsorial psalm. Paki-Google na lang. Andiyan pa sa Google niyo. Ano responsorial psalm? Ayun. The Lord is King, the Most High over all the earth. Clouds and darkness are round about Him. Justice and judgment. The mountains melt like wax before the Lord of all the earth. Because You, O Lord, are the Most High over all the earth, exalted in His glory. All people see His glory. Yun. So we are proclaiming that we are following the King, the Most High, over all the earth. Akala ko, ang mga kabataan, fina-follow pa ang BTS. Yung mga Koreano, hindi na pala eh. Alam niyo kung sino fina-follow na mga kabataan niya? Sino? Mga Pilipino na. Sino ba yung mga Pilipino yan? Huwag ka matakot. Bata ka eh. Ha? Hindi na BTS, di ba? Ano? Ha? Ano? SB19. Magwapo rin ba sila? Magaling-aling kumanta. Performers. Di ba? Dati-rati. Bilib-bilib tayo sa Koreano. Ngayon, pinalta na. Dali mo dito ang BTS, hindi kayo sila pipilaan. Ilabas mo si SB19. Naku, dadag sa inang mga kabataan. Eh, kailan sila malalaos? Hindi ko alam. Di ba? Uso-uso lang tao eh. Tao lang naman yan eh. No? Pero iba, yung His dominion will last forever. Yun. Yun ang ating sundan. Hindi maluluma. Hindi malalaos. So, ano yung nakalagay sa verse before the gospel, Bea? Si Bea ba nandyan? Verse before the gospel? Wala. Ayun, tayo mo. This is my beloved son with whom I am well pleased. Listen to him. So, bago pa i-proclaim yan sa gospel, parang in-anticipate na ng verse before the gospel.
No? This is my beloved son. Listen to him. Beautiful. So my dear sisters and my dear brothers, yan po ang mangyayari. Now, kung ito si Jesucristo on this coming Sunday of the Transfiguration at nakita ng mga apostoles kung sino talaga siya even before the resurrection, and yet natakot pa rin sila when he passed the passion and death, no? Diba? Kasi siguro hindi pa talaga nila nakita eh ang resurrection eh. Iba kasi ang resurrection sa transfiguration eh. Nagbata ng kahirapan. He endured the difficulty. Ngayon, nasaan kayo? Nasa passion o nasa resurrection? Right now, Chit, marami ka pang nilalaban pa sa buhay? Settle, pero tumatanda. May passion yan. Ako, dami kong passion eh. Hirap ako maglakad. Until you die. Di ba? Are we already in the resurrection? Not yet. We also have passion. Di ba? And difficulties. Tama ba? What do we need to endure? What do we need to surpass the passion? Hindi. We need the vision. We need the assurance of this vision. Yes. Dapat natin makita na hindi pa nangyayari. Kailangan natin makita na. I-refer na natin ang sarili natin doon. Kahit hindi pa nangyayari. Kasi, nangyayari naman na eh. Nangyari na eh. Yun lang, sa ating panahon, no? Hindi pa sa atin. Pero kina Peter, o imagine si Peter, natakot nung simula, di ba? Dininay pa niya eh. But when it came to his crucifixion, sabi niya, Lord, I'm not worthy. So, gusto niya, una ulo. The inverted cross was Peter's crucifixion. But he accepted the crucifixion. Hindi na siya natakot. Kasi he saw the resurrection. Nung simula, vision lang eh. At, pero nakita niya nagbata si Jesus. Nagdusa, and yet, nanalo, victorious. Ayun. Anong tawag dyan? Ha? Sa ating mga sine? Si Rocky. Ang daming beses tumumba, nanalo pa rin. Diba? O sino? Si Spider-Man. Gula-gulanit na. Buhay pa din. Diba? Eh, ang problema sa kanila, hindi na mamatay. Ano kaya ang mamatay? Ano kaya? Diba? Eh, di na wala yung sine. Ay, siyempre, wala na. Eh kasi isa pa naman resurrection nakita natin kay Jesus lang eh. Di ba? So, we still have to believe. Kasi, lahat ng ating story of quote-unquote death and resurrection, no? Halos mabugbog na eh. Parang si Jackie Chan, sine ni Bruce Lee, o di ba? Si Erap, si Joseph Strada, akala niya lahat kaya niyang sugpuin. O, di ba? Fernando Po Jr. Lahat. Palagay ko. Ang ating mga senador ngayon, si Robin Padilla. Di ba? Pero, hindi yun eh. Iba talaga yung vision of Jesus Christ. Kaya, there is this listen to Him. So ngayon, anong dating sa inyo ng salita ng Diyos? What comes to you? Anong sinasabi sa iyo? To be faithful to Him, sabi ni Evelyn.
despite everything siguro, no? To be faithful, kayo po. Ah, listen, mahalaga sa kanya. Ang dating ng salita ng Diyos sa kanya, listen. Para you know what to do. Mahalaga yun, di ba? Kasi ngayon, kung sabi-sabi lang at ginawa mo, baka malihis ka. Meron bang nag-viral sa inyo na 90% ng ating 10-year-olds cannot read? Sigurado ka? Ay, maniwala ka. Ako, fake, di ba? Nilagay pa siya si Peter Wallace. Picture niya. Aba, kung sabi-sabi lang, relax. Imagine, kawawa naman Pilipino, 10% lang daw ng 10-year-old. 19% hindi mo na magbasa. Come on. 7-year-old yung babae kanina, si Margaret, nagbabasa. Hindi, 90% hindi marunong magbasa. Wawa naman ng Pilipinas. And yet, baka nga may katotohanan. Sa ilan-ilan, di ba? Kasi may kilala akong 14-year-old, hindi marunong magbasa. Kasi hindi pinaaral. Ako may kilala akong naging worker namin, employee namin, no? Grounds person namin, na hindi marunong magbasa. Ano ginagawa niya? Di ba? Mababasa mo niya, BDO? Hindi. Icon. Eh, mga bata ngayon, madalas sa icon eh. Ano ba ginagawa ng bata? Nagbabasa ba o? Tuldok-tuldok. Sige, bigyan niyo yung bata ng gadget. Hindi siya magbabasa. Tutuldok lang siya. Sabi mo, galing ah. Patuldok-tuldok lang ah. Di ba? Pero hindi nagbabasa. So you have to still, di ba? Pero huwag ka magpaniwala. Yes. Anong dating sa'yo? Pakitanggal? Yes. Aha. We cannot interpret it. Did I understand? Yeah. Ah. So we cannot talk, we cannot read, but we can interpret with gestures. Correct. Yeah? Yes. Alam mo kanina nung sa Mother of Christ, ang galing kumanta ni Margaret. Hindi ko alam kung alam niya ang kanya kinakanta. Pero ang alam ko, may devotion siya. Kasi katabi niya ang tita niya. Nagkaligyan na sa atin kasi tawag ko lola eh, para tita pa lang. Pero I mean, you know, at the age of 7, she can sing because she is exposed. Oh, saan mo i-expose ang bata? Sa social gadget? Oh, you expose him also or her in your prayer time. Eh kung wala kang prayer time, kung di ka nagsisimba, wala rin silang mapapakinggan. You need models, Chit. So ito, listen, you need models. Ano pa iba? So sabi niya, be faithful. Ano dating sa iyo na salita ng Diyos? Sister? Again? Hope. Christ becomes our hope. The future glory. Ano pa? Alam niyo, lahat ng corporation may vision, mission. Diba?
Eh, kung wala tayong vision, na tayong mission, eh di, padaloy-daloy lang tayo. We don't have, di ba, a choice. Yan. Correct. So, hindi ka pwedeng lumutang-lutang lang. Di ba? You need to have a vision. At alam nyo, para nyo marating ang vision, para hindi ka maglutang-lutang lang, meron ka dapat timon. You know the rudder sa ship? Meron ka dapat timon. Pag nakita mo yung vision mo, dapat dalhin mo doon yung timon. The rudder. R-U-D-D-R. Para ka pumunta. Yeah. Paano mo sigurado na yung iyong line, straight line, ano gagamitin mo? Ha? Ano tawag sa ruler? Ruler. Eh di ruler, ang Diyos ruler eh. Di ba? Gusto mong tumawid, I mean, maging tuwid ang buhay mo? Gumamit ka ng ruler. Sino ruler? Siya. Kaya nga tawag king eh, ruler eh. That's why it's called ruler. It rules what you want to take as a line, di ba? So just imagine, engineer ka, well, may CAD-CAD na ngayon eh. Pero just imagine before, gagawa ka ng plate as an architect. Wala kang ruler. Di ba? Wala kang French curves. Ay, patay ka. Baksak lahat ng iyong plates. Iba ganun eh. So, God is our ruler. And Jesus provided us the vision. Sa akin eh, yun ang mahalaga sa akin eh. The vision. You know, modesty aside, when I am asked to take a responsibility, no, I always say, if I am a leader, where will I bring this institution? And sa akin ngayon, 10 years from now. You know, I'm 70 years old. I don't intend to become 80. But if I'm a leader, I must give a vision of 10 years. Bakit? Nagkataon, when I was made a president last year, 2 years ago, I realized that I was the leader 38 years ago. In 1983, my superior asked me to start the School of Theology. We stopped going to USD and he said, after Italy, oh, start. And so now, I'm back at the leadership as the president of the school. Sabi ko, saan ko dadalhin itong 40-year-old ngayon eh, 40 years old. Eh di 50, di ba? 50th anniversary, di ba? Kayo, mag-50th kayo, di ba? Oh, ano yung nakikita? You know, John Paul II, when he was elected in 1978, he wrote a letter in 79, Redeemer of humanity, of man, Redemptor Hominis, he said, the Lord must have made me the Pope or to take the position of the Vicar of Christ, you know, the successor of Peter, to lead his people to the great jubilee of 2000. Vision niya, 21 years. Yan ang leader. John Paul. He had a vision to lead these people 21 years. He was 58 eh. Relax lang, chit. Huwag na tayo ito. Pero, we've got men of vision. And just imagine what John Paul did to the church with the vision. Diba? Those are leaders. And Pope Francis is a man of a vision. At saka, execution. Yeah. He is a man of vision. So, modesty aside, I said, what will be Don Bosco School of Theology by 2033, even though I'm not there?
It is a school respecting God's creation. Laudato si School of Theology. We begin. And so this August 12th, we're launching 10 Saturdays, 8 hours per Saturday, 80 hours. We have teachers of religion and science to study what's happening to the planet. And how to transform this situation of disaster. Because Pope Francis told us in his letter, Laudato Si, God gave us a garden. We cannot leave a desert to our children. Now, this guy is 86, 85. Kasi 2013 eh. Mag-86 na siya this year. Sa birthday niya sa December. December? Oh, 86 lang po. 87 siguro. Kasi when he was elected, he was 76. He will become 87 this year. At sabi niya, bubuhay pa ako. Akala niyo, matay ako ah. 2025, great jubilee. I mean, jubilee year. 2025. Alam niyo? Ano 2033? Ano 2033? The 2000th anniversary of his death on the cross. If he was born 2,000 years ago, in the year 2000, he died at the age of 33. Edi 2033. Sabi niyo pa, paano yan totoo? 1983, kung kailan pinanganak ang eskwela namin, was, ano, the great jubilee of redemption. He opened the doors. Bakit? Kasi 1,950th anniversary of the death of Jesus. Ano nangyari? 1984. Nung isasarado na niya, one year eh, ang jubilee. Nakita niya yung crucifix na nilagay niya sa gitna ng St. Peter's. Ang daming mga young people touching, kissing, and going for the plenary indulgence. He declared 85, World Youth Day. And now, he's dead. But we are now in World Youth Day in Portugal. You know what he did in 1985? He gathered 120 young men, ages 24, 25. And he gave them every Holy Week. He followed them up. Could you imagine if he died in 2005? Those are 20 years. These 25, in the year 2005 when he died, are 45. He trained leaders in the world. 120 from different parts of the world. Every year he trained. And every 2 years they will go somewhere for the World Youth Day. In 95, 10th World Youth Day, Manila. That's the idea of John Paul that Pope Francis is still doing. In fact, he declared 2018 the Synod on the Young and came up with the letter, Christus Vivit, Christ is alive. Diba? I mean, we have visionaries in our church. We've got good leaders, tama? Pope John the 23rd, Vision, Vatican the 2nd, 62. Imagine, 62. Let's see the world today, I mean the church in the world today, 62. He put up, ano, the Vatican the 2nd. He's a saint. Pope Paul the 6th, he implemented. He's a saint. Diba? Namatay, syempre, si John Paul I, 34 days lang eh. Next, Holy Father, he's a saint. Saint John Paul II.
Diba? Relax lang kay Benedict the 16th. Hindi ko pa alam. Pero it's a saint, diba? I tell you. He will be a saint one day. Could you imagine? In our lifetime, the popes are saints. O saan pa sa ililid, kundi sa langit. Those are our leaders. Hindi yung ating sinasabi mong politiko. Hindi. Relax lang. Wala silang vision. Wala silang faith. Kanina nagmasa ko sa Senado na mga Catholic community in the Senate after 3 years of pandemic, first mass face-to-face. Napapolitika ng konti. Sabi ko, andito tayo sa Senado. Ipapasa ba natin ang divorce bill? And most of our senators are Catholics. But do they have the vision? Diba? Now, kung hindi sila pwede may vision sa atin, at least kayo sa pamilya nyo, lagyan ng vision. Diba? Sa inyong apo, lagyan nyo ng vision. Well, in my own little way, I'm leading a school, I'm giving a vision. I'm telling all the professors, change your curriculum. Put in creation. Sabi niya, meron isang nagsabi eh, when I raised the host, when Jesus Christ raised the bread in the Last Supper, He raised the earth. Why? The bread came from the soil, from the water, from the sun. So when you raise this bread, you raise the world that could make the bread. But the desert will not make the bread. If you don't care for the creation, you won't have the sacramental presence of God in the Eucharist. Wala kang tinapay. So, brothers and sisters, this Sunday is very important. And now, why do we have to repeat it twice a year? That in the second Sunday of Lent and on August 6th, we have Transfiguration to tell us there is a vision. Don't lose it. Listen, obey, follow. That's the reason why this is celebrated. Nagkataon pa this year, Sunday. So it will go to a large extent of people. So this Sunday, di tayo green. This Sunday, puti tayo. So, inyo na to. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sino po ang may gusto ng isa?